Hello guys! Hello Pisces! Welcome dito sa aking channel, Pisces. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. Ito ay para sa general message ng April 2024, Pisces. Alamin natin kung ano ang mensahe na gustong iparating sa iyo ng inyong mga baraha. So, it's general reading. So, gamitin mo ang iyong intuisyon sa panunood. So, kumuha tayo dito ng tatlong baraha. Okay, Pisces. Three cards ka dito. So, kung makikita mo, ang unang baraha dito is unexpected wonder. Number 44. It's a balance number. Sinasabi sa iyo, Pisces, na ngayong April 2024, in general, isang magical na blessings and milagro ang posibleng darating sa buhay mo. Okay? So, congratulations kasi isang hindi inaasahan, unexpected na, or hindi mo maintindihan na biyaya and milagro ang posibleng mangyari or ang posibleng matupad. And posibleng lahat ng mga pinapanalangin mo ay may kasagutan ka ngayong Abril. Okay? Next card natin is Push to Surface, number 27, 9. So, if ever may ginagawa ka ngayon, Pisces, may business, may trabaho, or kung halimbawa medyo parang tinatamad ka, or pwedeng, medyo tinatamad, gustong umabsent, or kano pa man, dito sinasabi na push pa more. Okay? May mga instances sa buhay mo talaga na ganun, pwedeng makaramdam ng pagod, ng katamaran, pero kailangan mong maging aware sa momentum. Kasi pag palagi kang nakakaramdam ng ganyan, all the month, diba, all the days ng 2024, ay posibleng yun yung maramdaman mo. So, kailangan mong iwasan. Diba? Pwede kang magpahinga, pero yung gagawin mo na mas maraming oras, mas maraming araw sa pagpapahinga kaysa sa pagtatrabaho, ay hindi yon magiging productive para sa'yo. So, kailangan mo daw na balanse. Balanse ang kailangan mo dito and pasensya. Okay? And take a rest, diba? So, yun yung sinasabi ng baraha. 36-9. So, mayroon kang 99 dito. Marami ka daw na skills na pwedeng magamit mo sa lahat ng klase ng sitwasyon. Okay? So, kailangan mo ng mahabang oras para i-assess kung ano yung nangyayari sa paligid mo. And, kailangan mo din na gamitin kung ano itong mga skills, itong talent, or itong mga God-given gift na binigay niya sa'yo, diba? So, kailangan mong i-assess ang sarili mo. Baka may mga talent ka na pwede mong pagkakitaan, or mayroon kang mga parang hindi mo pa nadidiscover na talento na pwedeng siya yung maging daan para magtagumpay ka sa buhay. Okay. So, two cards lang tayo dito. The Magic of the Kahuelen. Wow! So, mag-iingat ka din, Pisces, kasi this April, maraming sekreto ang pwedeng mabunyag. So, ibig sabihin yan, may mga sinisekreto ka sa buhay mo, sa sarili mo mismo. Like yung mga, alam mo yung namumuhay ka ng private, ng low-key, tapos may isang tao ka lang na napagsabihan kasi masaya ka, and biglang nag-spread na siya na parang parang virus yung balita. So, mag-iingat ka ngayong April. If ever may mga good news, magical na blessings or unexplained na pangyayari sa buhay mo, iwasan mo yung oversharing ng information. Kasi yun yung magiging dahilan ng kumbaga baka hindi matuloy yung plano mo kasi nag-spread na nga siya na parang virus. So, ingat-ingat ka. Be cautious sa mga sikreto mo. Huwag kang magkukwento, lalo na sa mga taong alam mo na mahirap pagkatiwalaan. Farewell to the moon. Okay, to. So, napakaganda na ito. So, farewell to the
lunar, 'di ba? So ibig sabihin 'yan, this April medyo sunny, 'di ba? Medyo sunny, medyo positive yung aura mo. Hindi medyo ha, talagang ganun. Marami kang mga pagbabagong gagawin sa buhay mo na pwedeng magbigay sa iyo ng kaligayahan, ng peace and harmony. So may mga issues sa buhay mo na nagbibigay kalungkutan, or pwedeng may mga past issues sa buhay mo na posibleng ma-overcome mo siya this April. Diba? Kasi mag-goodbye ka na sa mga past eh. Past na pain, heartaches, past na issues, past relationship, or kung ano man to na past. Kasi moving on ka na eh. Ito na, ini-expect mo na, or parang ang focus mo ngayon, yung magic or yung magical blessings and miracles na parating sa buhay mo. Okay. So, ito, the garden in the gate, Pisces, if ever man may hinihintay ka, for example lang to ha, ano ba yung hinihintay mo? If ever naghihintay ka ng promotion, salary increase, papeles, naghihintay ka kung anong hinihintay mo dito, sinasabi ng barahan na, number 3, huwag kang mag-alala kasi parating na siya, okay? On the way na siya, okay? Mabilis siya eh, mabilis. Mabilis itong pangyayari na pwedeng dumating sa'yo within next 2 months or 3 months. So, sinasabi ng baraha, if you're waiting for job, money, relationship, career, travel, relocation, progress, transition, transformation, or kano pa man, sinasabi na mabilis ito. Lalo na kung pera. Pero yung hinihintay mo, ang dami-daming good news na pwedeng dumating sa'yo ngayong buwan ng Abril. Na pwedeng magdala sa'yo ng peace and harmony. Okay. Ooh, number 3, celebration. This April, may mga bagay-bagay na i-celebrate ka. Una ditong i-celebrate mo, syempre yung magic blessings, magical blessings and miracles. May mga milagro na posibleng mangyari sa buhay mo na syempre yun yung magiging dahilan kung bakit ka magiging masaya. Yung hinihintay mo na celebration, hinihintay mo na promotion, salary increase, or kung ano pa man yan, travel, ay posibleng parating na. Okay? So, yun na nga. Knight of Cups and then 7 of Swords. Ingat ka. Single ka ba? If single ka, Pisces, sinasabi ng barahan na if may mag-offer sa'yo ng relationship or may mag-offer sa'yo ng partnership, love life, ingat-ingat ka kasi hindi siya sincere. Okay? Sinasabi din ng barahan sa'yo dito na if ever na invited ka sa isang okasyon, or posibleng isang okasyon ang mangyayari and may nag-imbita sa'yo, huwag mong tatanggapin to. Kasi ano yun eh, patibong. Hindi ka naman talaga included sa plano, sa okasyon na yan, but may gusto lang silang patunayan sa'yo. Okay? Okay, 6 of Cups. May mga relationship dito na gustong bumalik sa buhay mo. It's either family relationship, friends, or karelasyon. Na yun yung sinasabi ng baraha. Pwedeng mag-offer ng second chance. Or mag-offer ng reconciliation, apology. Huwag kang bibigay. Okay? Wheel of Fortune, yun na nga. Ang daming pagbabagong magaganap sa buhay mo. Hindi lang naman ito ngayong April. Kasi everyday may nagbabago sa buhay mo. So, etong Wheel of Fortune is a confirmation ng magical blessings and miracles na posibleng darating sa buhay mo. Yung mga wishes mo, dreams, aspirations, goals ay posibleng matupad na. Diba? So, nandito yung 10 of Cups. Nakikita natin dito na masaya ka. Masaya ka if you're in a relationship. Kasama yung karelasyon mo, syempre. Sobra kayong masaya na dalawa. Or kung may anak ka, masaya kayo lahat. Or pwedeng kung wala ka namang karelasyon, single ka, masaya ka and the rest ng family mo, lalo na yung parents mo, kung may parents ka pa. Okay, ang dami-dami yung options. It's either nagta-travel kayo or plano nyong mag-travel. Marami kayong pagpipilian ngayong Abril kung saan kayo magbabakasyon.
relationship nakikita natin dito. Maraming magkakagusto sa'yo. Marami din na gustong pumasok sa buhay mo. Mapa-partnership sa relationship or partnership sa trabaho. Or gusto lang nilang maging parte ng buhay mo or maging kaibigan mo. So be aware, kasi be cautious, kasi hindi lahat ng gustong bumalik sa buhay mo or hindi lahat ng gustong pumasok sa buhay mo ay sincere sila. Maging matalino ka, kasi ang daming blessings na darating sa buhay mo na pwedeng maantala dahil sa mga taong ito na gustong bumalik sa buhay mo. Kung ayaw mong maantala yung mga blessings, mga biyaya or milagro sa buhay mo, huwag mo na silang tanggapin. Okay? Eto oh, cautious. Be cautious. Huwag mag-share ng mga kwento, ng mga sikreto, and yun, huwag agad-agad magtitiwala, this April. Okay? Thank you guys, and see you again. Bye!